Hello guys, good afternoon. So today mag change oil tayo dun sa ating Leo. And mabilisan lang to na video. So ito yung mga kailangan natin. So ang gagamitin kong oil is from MD10 20W50. Ang viscosity niya. So itong handle ng paggamit ng socket. So, ang gamit natin is 14mm doon sa drain bolts. 14mm, yan. And then, isang 19 doon sa lagay ng oil ko kasi pinalitan ko na yun ng hang na bolt. And then, itong strainer. So, yun lang. So, mag-drain muna tayo ng oil. And then, salangan natin to. Alright, so, standby lang guys. May dalawang drain bolt yung Mio. Yung andito sa yan, eto, tsaka yung isa dito sa ilalim. Yan, yung mayroong parang ano dyan. Yan. So, dito muna ako magtatanggal din doon. Tanggalin ko rin yun doon sa kabila kasi may strainer yan para malinisan din. So, dito muna tayo para mas mabilis mag-drain yung oil. Then buksan natin doon para ma-drain yung ibang oil. Okay, so let's start. So gamit lang tayo ng 14mm na bolt na sakit. Sakit. Okay, so na-drain na. Tanggalin natin yung isang bolt para malinisan natin yung oil strainer doon or parang filter niya. So same pa rin na size ng socket range 14. So let's remove it. Alright, so natanggal na. Next is linisan na lang natin tong mga bolt. Alright, so dahil na nalinis, so prepare na lang natin, then salin na natin yung bagong oil. Okay, so standby. Alright, before natin isalin yung bagong oil, make sure na nabalik na yung mga drain bolt doon sa yung dalawang drain bolt na tinanggal nyo. So sa akin, nabalik ko na. So lagay ko na lang yung oil at tsaka tapos na tayo. Okay, so standby guys. Okay, let's add the new oil. So I have a funnel here or imbudo na may flexible na nozzle or yung sa dulo. Dahil sa Mio, shoes, hirap nito. Nasa awkward position yung lagayan niya ng oil. Okay, layo tayo ng konti. Para makita nyo. Dito siguro maganda. Yan. Okay, so buksan ko lang yung oil. So, MD10 yung gamit ko. Okay, habang inaantay ko maubos yung oil. So, MD10, gamit ko na to for almost 3 years na yata. Then, yung wala silang 800 para sa scooter. So yung sa akin, 1 liter, binabawasan ko lang ng 200 ml.
And yung binabawas ko, ini-stack ko. So, pagdating ng panahon na aabot yun ng 800 ml, so hindi na ako bibili ng engine oil. And then, nag-change oil ako nito is times 2 doon sa regular oil na ginagamit ko. So, dati, every 2,000 km change oil ako. Ngayon, every 4,000 na. Kasi, ang ano nitong features ng oil nito is meron siyang yung sinasabi nilang nano ceramic. Parang na ubos na. So, ito yung technology ng oil na to. Engine sealing technology. Yan. Teka, focus natin. So, viscosity is 20W50. Then, meron siyang EST, Enhanced Sealing Technology. Anti-friction oil for gasoline, diesel, and LPG engines. Ito nga sabi, last up to 3 times longer than other oil brand. At sa akin, ginagawa ko lang 2 times lang. And then, pakita ko sa inyo yung oil, yung used oil. So as you can see, hindi pa siya as in maitim. May medyo red pa siya. So ito yung takbo niya na 4,000 kilometer. So yun yung routine ko every 4,000 is mag-change ako ng oil gamit yung MD10. So may naka-imbak na akong 600. So sa next change oil ko, nagdagdagan yun another 200. So meron na akong pundong 800 ml. So sa next change oil ko, hindi na ako bibili. Okay, so okay lang naman, less than 500 ito. I'm not sure if I can compare this to Mutul, yung mga synthetic base nila, but the price would be somewhere in that range. I never tried Mutul. I came from AX7 Shell Advance, then I jumped to 20W50 na gustuhan ko kasi yung performance niya. Iba yung hatak niya, iba yung andar ng makina after ko itong nagamit. And then, ito na yung oil ko ginamit nung nag-change na ako ng engine block. Alright, so linisan ko muna, ayusin ko muna lahat, lagay ko muna yung mga bolt, and then tanda rin natin. Alright, so stay tuned guys. Alright guys, so natapos din tayo. Na-fix ko na yung mga dapat i-fix na mga bolt. And then, so let's test na lang, panda rin. Idle lang natin, tigilan natin yung revolution. Okay, so let's start. Yan, one click. Alright. Ilang segundo lang. Okay guys, so that's conclude on the video. So my tip or advice, depende siguro sa takbo nyo, but I would recommend na follow nyo lang yung kung ano yung nasa service manual. So I think any brand of oil will do as long as pasok kayo doon sa nakalagay sa service manual na ano yung recommended na viscosity ng oil nyo. So that's the first thing that you need to check. And then tingnan, depende sa takbo nyo, if araw-araw or mintahan, then you can do the 2 months, every 2 months. Sa akin is average kasi nung nag-follow ako sa service manual, almost 2 months yung aabutin ng mileage before o bago mag-change oil. So kaya pinix ko na lang na 2 months para hindi ko talaga malimutan. So, thank you guys for watching. So, that's all for this vlog. So, wala na ako masyadong maintenance nito kasi nagawa ko na previously. Next is CBT cleaning again dun sa kabila. Pero gawin ko pa rin yung ng video kasi may na-discovery ako. Pero okay pa naman siya patakbuhin. Sa pagbaklas ko na lang siya tatanggalin. Makikita niyo yan sa next na upload natin about sa Mio ng pag
fix ng or paglinis ng CBT. Alright, so that's all for this vlog. Thank you. Enjoy the rest of your day, guys. Take care. Stay safe and God bless. Peace. Bye-bye.